tumawag yung inaplayan ko ng trabaho. Pinababalik ako bukas. Nadya, pagbigyan mo naman ako. Magbabago na ako para sa inyo. Wala kang maloloko dito, Diego. Umalis ka na lang. Nadya, maniwala ka sa akin. Nagsisisi na ako. Alam ko, nagkamali ako noon. Sa nagawa ko kay Roland, sa anak natin. Maniwala ka sa akin. Alam ko, malaki ang kasalanan ko sa anak. Sana mapatawad mo. Para na rin sa ikatatahimik ni Roland. Salamat, Turalba. Kahit wala na ako sa posisyon, you're still coordinating with me. Eh, hindi naman ako mayroon mo ng GSX, pero may tungkulin pa rin ako. Sa trabaho ko, sa katotohanan. May kailangan din pala kayo malaman tungkol sa kaso ni Christine Malonzo. Ano yun? Confirmed ng forensics. Nananganak siya 3 to 4 months bago siya pinatay. Meaning, posibleng may anak siyang naiwan. Ano yung timeline ng pagkamatay ni Christine? According to analysis, 19 to 20 years ago. Nakakaalam nito. Hindi ako sigurado. Officially, the case is closed. Pero yung misis niyo, hanggang ngayon, kausap pa rin si Caliaga. Why? Hindi ko alam. Sir, may bisita ka. Sige. Salamat, Turalba. I have to go. So, it was you after all. How noble of you to surrender, to take one for the family. Pa, ginawa ko lang yung kailangan kong gawin. Kundi ako sino pang pipigil sa inyo. Ano ba sa tingin nyo magiging dulo ng lahat ng to? Kailan ba magiging sapat yung pera? Ang kapangyarihan. My father never believed in me. Bata pa lang kami.
paborito na niya, papa mo. It was always Kuya Alfonso, ang mahusay niyang panganay. You know, your grandfather was the original kingmaker. He groomed Kuya Alfonso. He groomed him so well that he became the perfect presidential candidate. Everybody knew it, that it was going to be his win. But unfortunately, namatay siya bago ng eleksyon. So, ako ang pumalit sa kanya bilang kandidato. Parang hindi ako nanalo. Tumakbo pa nga ulit. You can only imagine the disappointment of my father as he watched me fail miserably. Not once, but twice. After that, nangako ko sa sarili ko. If I was not meant to be a king, I will make kings. And just when I thought that I had finally succeeded, guess what? Here we are. I failed again. Not once, but twice. Yung kay Eliezer, hindi na ako nagulat doon eh. Pero alam mo, pinakamasakit. Ikaw. Nagtiwala ako ng buong buo sa iyo, Rafael. Pinalaki kita, Trinato, at minahal na parang tunay kong anak. Paano nagawa sa akin to? Malaki utang ng loob ko sa inyo, pa. Nagkaroon ako ng tatay dahil sa inyo. Inalalahin nyo, ginabayan, inalagaan. Pero nung naging tatay ako, doon ko nalaman ang totoong responsibilidad ng isang magulang sa anak. Hindi lang yun bigyan sila ng magandang buhay, ng bahay, o tulungan silang maging pinakamagaling. Their achievements, yes. Being on top of their class, their careers, sure, it'll make a father happy. Pero ang totoong tungkulin ko pa, yung siguraduhin, mapalaki sila na isang mabuting tao. Maliban na umasa kong hindi pa uli ang lahat pa na kaya ko pang itama si Justin, anak ko. Kaya kinalimutan mo na lang na ako ang tumatayo ang ama mo. Did you ever really consider me? Sorry, pa. It was a difficult choice to make. Difficult? It should have been an easy choice for you. Pinalaki kita, binuo kita. Lahat ng meron ka, yun ay dahil sa akin. You could have just chosen me and your son. I know, Pop. I just wanted to do what was right. There's no other way. No, there is always a way.
natin kaya ngayon. Do you think that I will make it that easy for you? Ito ang tandaan mo, Orfe. Lahat ng mga tao tumulong sa'yo. Lahat ng mga taong tinulungan mo. Oh, nandiyan. Kahit tayo. Sarap ng luto mo. Umahin ka. Halika. At lahat mga taong pinili mo kesa sa pamilya mo. Their blood will be in your hands.